Maraming salamat sa ating Secretary ng Human Settlements and Urban Development, the Secretary Jerry Acosta. Please, thank you. Andito rin po ating kasama ang ating kalihim na sa Dole, ang kalihim natin si Secretary Benny Laguesma. Tsaka kaya sinama po namin siya dahil doon sa mga binubuksan namin mga kadiwa, at ito po pati na yung housing lagi natin tinitignan, na tinaalala, na tinitiyak na merong trabaho ang ating mga maliliit na ating mga empleyado. Kaya't lalong-lalo na tayo nag-recover sa COVID, ay pinaparami talaga namin yung magandang trabaho. Kaya't napakahalaga na nandito sa kasama natin si Secretary Benny Laguesma. Ang ating the Mayor of Bulacan, San Rafael Bulacan, Mayor Mark Violago, ang ating mga beneficiary of the San Rafael Bulacan Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Project. At itong sinama ko yung aking assistant dito at walang ginagawa sa Maynila, kaya sinama ko, sabi ko sa kanya, tignan mo yung aming ginagawa. Kasama ko po ang ating congressman galing sa Ilocos Norte, aking anak po, Congressman Sandro Marcos. Magsiselos na ako, ba't mas malakas yung palakpak sa'yo? Aking kapwang kawani sa pamahalaan, at ang ating mga bisita, my beloved country, mahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakasaya ko na makasama ko kayo sa araw na ito dahil sa aking live audience at sa aking live stream audience. Sinasabi ko live stream audience po dahil sa araw na ito, magbubukas kami ng tatlong four-piece na proyekto. Kaya't yung iba po na hindi namin mapupuntahan, tatlo lang ang mapupuntahan namin ngayong araw na ito, yung tatlo po ay naka-live stream. Kaya't kasama natin sila dito sa groundbreaking na ito. Napapanood ng kapwa Bulakenyo ninyo mula sa bayan ng Pandi, Giginto at Malolos na nagtitipon din sa parehong kadahilanan. Mula sa akin at sa aking pamilya, ipinapahatid ko ang aming taus-pusong pagbati sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sana naman ay okay kayo dyan, malusog at masigla. At kaya tambati namin ay sa pamilya at galing sa isang pamilya, dahil ang ating proyekto ng pabahay ay hindi lamang para sa isang tao. Ito talaga ay para sa pamilyang Pilipino. Mahalaga para sa akin itong araw na ito dahil una, pagkakataon ko na humarap sa inyo muli upang makapagpasalamat dahil sa inyong tiwala at suporta sa akin at sa pamahalaan. Pangalawa, ang araw na ito ay saksi sa pagsasakatuparan ng pangarap para sa Bulacan, lalo na dito sa San Rafael, sa Pandi, sa Giginto at sa Malolos. Sapagkat sa araw na ito, sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa anim na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, hindi na malayo ang posibilidad na makakamtan ang pangarap ng libo-libong mga Bulakenyo na magkaroon ng maayos, disente at abot-kayang tirahan. Bago pa man ako maging Pangulo, mula po nung ako ay nasa lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte hanggang noon ako ay maging senador na, naging bahagi lagi ng aking pagmamatyag ang pagtatabaho ng pabahay para sa mga pamilyang Pilipino. Kaya naman, sa simula pa lamang ng aking panunungkulan, ay mariing kong sinasabi na tututukan natin ang suliranin sa kakulangan sa pabahay dito sa ating bansa. Sisikapin natin na makapagpatayo ng 1,000,000 bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa sa bawat taon nitong Administrasyon Marcos. Mukha naman matutupad
yung ipinapangako sa atin ng ating butihing secretary, Secretary Acusar, na 1 million houses of net, 1 million units na tirahan bawat isang taon. Dahil ngayon pa lang, 10 buwan pa lang tayo, ay ang nasimulaan na ay 1.2 million units na. Kaya't kaya natin mahabol ang ating pinapangarap. Kaninang umaga, limbawa, ay nandun tayo sa San Jose del Monte upang masaksihan ang pagsimula ng proyektong ganito doon din sa kanilang lugar. Pagkatapos nito, diretso naman ako sa Pulilan. Ganoon tayo kaseryoso sa ating layuning mapalawig ang programang pabahay para sa bansa. Sa mismong lugar naman na ito, ay itatayo ang 15 gusali na may halos 4,000 housing units. At hindi ito titigil sa pabahay lamang. Hindi magtatagal, ito ay magiging isang tunay na komunidad na magkakaroon ng mahalagang pasilidad tulad ng pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. At ito po ay naging dahil nagkaroon ng magandang partnership ang national government sa pamamagitan ng mga MOU na ginagawa mula sa ating LGU at saka sa Department of Human Settlements. Lahat po yan ay hindi natin matutupad. At kaya naman, kung tayo lang, nag-iisa lang, ang bayan lang ang gagawa, ang departamento lamang ang gagawa, eh magagawa pa rin natin, pero hindi kasing dami at hindi kasing ganda at hindi kasing bilis ng ating kayang gawin kapag lahat ay nagtutulungan. Kaya at napakalaking bagay na kasama sa pabahay, mayroon din mga plano na ginagawang city planning para yung mga opisina, yung mga pagtatrabahuhan, yung mga eskwelahan, yung mga tindahan, at yung kung saan ang sakayan, malapit dito, convenient. Hindi naman po pwede, magtatayo lang tayo ng bahay, wala namang pagsisimbahan, wala namang eskwelahan para sa mga bata, walang palengke para mag-shopping. Lahat yan ay kailangan ilalagay natin. Yun po ang naging partnership ng LGU at saka ng Department of Human Settlements at saka National Government. Sana magsilbing inspirasyon at hamon ito sa mga nagsusumikap na maitaguyod ang sarili at ang pamilya at magkaroon ng mas maginhawang buhay. Totoo, hindi ito isang simpleng mithiin. Pero kung tayo ay magtutulungan, pamahalaan at mamamayan, ito ay kayang-kaya natin makamtan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng lokal na pamahalaan ng San Rafael sa pagtataguyod ng programang ito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Mayor, at sa lahat ng mga tumulong para matupad itong magandang programang ito. Salamat din sa Department of Human Settlements and Urban Development at sa mga key shelter agencies at saka financial institutions na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang programang pabahay na ito. Ngayon, nakapagsimula na tayo ng 4PH projects sa 20 lokalidad, magpapatuloy pa tayo. Kaya huwag na huwag kayong mapagod, huwag kayong magsasawa. Marami pa tayong pupuntahan mga lugar sa bansa. Inihiling ko lang na inyong pakikiisa at pagmamahal sa inyong bayan at pamayanan patuloy na maging masipag at matyaga dahil sa bandang huli, babalik rin sa atin ang positibong resulta ng ating paghihirap. Walang ibang makikinabang dito kung hindi kayo rin, mga minamahal kong kababayan. Abangan natin itong mga proyektong ito. Makakaasa po kayo na ang gobyerno ay patuloy na nagtatrabaho para matulungan kayo habang kayo naman ay nagsusumikap na matupad ang mga hangarin ninyo para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga pamilya. Hindi rito nagtatapos ang paghahatid ng tulong ng inyong pamahalaan. Ang 4PH ay susulong pa at magtutungo sa marami pang ibang lugar dito sa Pilipinas. Magtatagumpay tayo hanggang sa muli. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.